Tignan nyo kung gaano ka-influensya ang isang mayor. Kailangan, talagang kailangan ng preventive suspension. Ano po? Kapag ka hindi papabor sa kanila, sisibakin ni mayor. Eto, pakinggan nyo na lang po mga kababayan. Ia-up ko to ha. Ipapakita ko po ito mga kababayan. Yang nakikita nyo ho sa litrato na yan, no? Hindi ko ipe-play yan. Mamaya ipe-play natin pero walang video. Shout out na lang doon sa K5. Pahiram at bibigyan ko ng reaction ito. Ito pong naka-stripe na t-shirt, mga bossing, yan po yung mayor. Ah, yung mayor. Yan po yung kapitan, mga kababayan. Sinibakyang si kapitan dahil ho, hindi pumayag siya na ibenta yung napakalaking lupa, mga bossing, doon mismo sa Bamban. Sibak. Tanggal. Oh, alis. So, pakinggan ho natin yung balita. Tatanggalin ko dito para naman hindi tayo maka-copyright, mga bossing. Although, pwede naman natin talagang reaksyonan nang nandiyan yan. Pero, kumbaga, lumagay na tayo doon sa pinaka-very, very safe. Ano po, mga kababayan. So, eto. Nasaan na ba ako? Dito tayo. Pakinggan nyo po, ha? Oh. Pindi. Nagugat po yung, ano? Dahil po sa Executive Order number 15 ng Mayora ng Bayan ng Bamban, Tarlac. Bakit po kayo sinuspende? Ayan, sino po yung mayora ng Bayan ng Tarlac? Eh, walang iba po kundi si Mayor Go. Bakit? Ah, suspende, hindi patanggal. Suspended lang daw po, mga kababayan. Kapitan, bakit po kayo sinuspende? Nagugat po yung, ano, yung pagkasuspende ko po. Doon bumibili mo sila ng lupa dito sa aming barangay na aming pong tinutulan. Apo. Ito bang lupang ito, yung hubang 30 hectare, Kap? Ano po yan, 54 hectare po ng lupa sa loob ng, likod po ng barangay hall namin. Akala ko 54 hectares, mga kababayan, no? Gustong bilhin nila Mayor Go. O siguro nung grupo ni Mayor Go. 54 hectares po, mga kababayan, ha? 10 hectare, 54 pala, malaki-laki. So nagkulong pa ako. May atraso ako. Okay. Okay, Kap. Ang lupa na ito, ano pong lupa yan? Ito ba ay bahagi ng ancestral domain? Aha. Bahagi po siya ng ancestral domain. Nakapaloob po kami sa mismong gitna. Okay. Ito po, lupa po siya ng mga kunat na na-awardan po ng mga ng kanti po. Ayun, okay. Hindi ito kasama sa kanti 025. Kasama po, kaso po, doon po sa CADT 025, meron po siyang ano doon eh, section 5. Bakit kaya na gustong-gusto nilang mamili ng malalaking lupa, kalupaan sa Pilipinas? Eh, siyempre, easy na ho yun, ano, mga kababayan. Oh! Lalaki na lang. Siguro, panibagong pogo na naman ang itatayo doon. Physics na... Okay. Okay. Provision po, ayan po. Section 56 na nirerespeto po lahat ng nadatnan ng batas. Okay. So, paano ho nangyari yan? Yung pong lupang yan na pag-uusapan, pwede ho ba ninyong ikwento, Kap? Paano po nag-umpisa yan? Yun po, yung lupa po na ito na ibinibenta po ni Oscar Rivera. Opo. Mm-hmm. Doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Kaibigan ni Mayora. Okay. Opo. Ano po pangalan nyo? Kaibigan ni Mayora pala, hindi mismong si Mayora, mga kababayan, sa kaibigan ni Mayora. Pero siyempre, no? Ikaw mayor dyan, tapos hindi ko mabili-bili yung lupa na yon. Kaibigan ni Mayora? Wala pong sinabi po si Mayora eh, pero kaibigan niya daw po yung bumibili. Okay. Magkano po binibenta o magkano po ino-offer ng bumibili? Actually po, wala po kaming alam sa barangay eh, na binibili po yan o anong ginagawa. Basta yan po, ipinabubuldoser po ni Oscar Rivera. Uh-huh. Gamit po yung, ano, yung mga gamit ng munsipyo. Okay. Hindi ho ba, Kap Chandel, Adrias, meron pong alituntunin ang NCIP, hindi po pwedeng ibenta ang ancestral domain. Tama ho ba ko, Kap? Tama po kayo, sir. Kaya nga po, naguguluhan na. Hindi, baka naman hindi alam ni Mayora. Kasi Chinese nga. Ano? Baka hindi alam ni Mayora yun. Ako ako, ba't ibinibenta po ni Oscar Rivera? Uh-huh. So, sa nangyaring ito, kayo ba ay
yung mga may-ari ng lupang yan. Kasi nasa loob ng barangay mo to, normally talaga, papakailaman mo to, Kapa Chandel. Oo, kasi nasa loob ng barangay ninyo, Kap. Eh, Papa, ano ang naging desisyon nyo rito nung tila ibebenta na yung lupain na yan? Bali yan po, mismong likuran po ng barangay hall namin yan, sir. Tapos, nung pong binobuldozer na po yan, binawalan namin yung mga grupo po ni Oscar Rivera, nakatutubo din po. Ngayon po, yun po, ipinagpatuloy po nila yung... So, hindi nagpaawat, talagang gustong ibenta, gustong ayusin, no? Para kapag para pagka tinignan ng buyer, yan, malinis na yan, lupang lupa na yan. E bawal nga daw pong ibenta dahil ancestral lot, mga kababayan. Pag clearing po ng lupa. Ngayon po, kasama po namin yung mga tao na dating may-ari dyan. Dapat po na maibalik na yan sa mga tao dito sa amin. Ayun, okay, Kap. May nakapagsabi sa akin, yung aking, may mata kasi ko dyan sa Bamban. Yun daw mga equipment na ginagamit doon sa bulldozer, pagbubuldozer, pag-aari daw ng munisipyo, tama ba ako? Oo po, kasi alam ko po, although yun po ay mga para kung ano yun eh. Mm-hmm. Pinagsiservice po namin ng pandemic. Si Mayor dyan, yung mga parang hammer po na gray, tsaka yung bulldozer po. Okay. Pero ang pinaka pinupunto ko dito, pag-aari ng munisipyo, yung ginagamit nilang equipment na pambulldozer doon sa lupang. Tapos ang gumagamit, privado. Ano yan? Nako po, Lord. Ang gumagamit, privado. Pinag-uusapan natin na 54 hectare. Opo, sir. Opo. Nako. Okay, paano po ito, Akap? Yung bang bentahan natuloy? Mula po nung inarangan po namin, sir, wala na pong naging development eh. Tapos po, ilang... Matapang si, no? Matapang si... Kapitan. Margie Barcebal, shout out sa iyo. Sir Ed Harry, shout out. Florencia Ariola Perez. Nung buwan lang po nun, na-read na yung pogo. Nasuspend din na rin po ako noon, kaya medyo wala na po akong alam. Okay. Ang laman ng suspension mo, Kap, grave misconduct, ano ba 'yon? Ang dami po eh. Malicious mischief. Malicious mischief. Apat po yata 'yan, sir, o lima? So, itong nakalagay doon na nirekomenda ng sangguniang bayan kay Mayora, kinontest mo ba ito, Kap? Actually po, nag-answer po kami ng February 19 po. At nag-decision po sila ng February 21 na nasa seminar po kami sa Baguio. Okay. Tatlong araw lang po yung pag-iimbestigan nila, sir. Tapos yun, suspendido na po. Binigyan ka ba ng pagkakataon, Kap, na makapagsalita doon sa kanilang ginawang desisyon? Wala pong naganap na hearing, sir. Actually po, wala. Nung nag-appeal po, hindi niya na ipaliwanag yung kanyang sarili. Aba, matindi ha. Matindi kayo dyan sa Banban. Po kami nung abogado ko, sumulat po kami. February 19 po yun eh. Nang 4 PM po, last date po na submission. Nako. Ngayon po, kinabukasan lang po, parang may meeting po sila o special meeting po. The following day po, suspension na yung... Okay. Pinirmahan yata nila. Okay. Ang pagkakaalam ko sa suspension na ganyan, ang DILG ang magpapa-implement, meron silang special office for barangay kapitan. Ha? Okay. Opo. Ang dating nakaupo dyan, yung kaibigan ko, si Yusek Dino, na ngayon wala na. Alam ko. Opo. Di ba? Yan ba ay dinala sa barangay affairs ng DILG? Hindi po, sa SB lang po. Nako. So, ibig sabihin, ginamit yung power ng sangguniang bayan and the office of the mayor para kayo ho ay suspendihin. Tama po, sir. Parang ganun po. Okay. Ngayon, Kap, yung bang... Kaya ho, mga kababayan, yung preventive suspension, napakahalaga talaga niyang mga yan ganyan. Dahil kapag ka hindi yan, yung power ni Mayor, baka magamit pa. Ano po, habang siya ay iniimbestigahan. Advice ng abogado mo,
Dapat tumungo ka sa DILG kung tama ba yung ginawa nila, Cap? Nagtanong-tanong po ako sa mga abogado po. Uh-huh. Pwede naman po daw yun, may karapatan po daw si Mayor na magsuspende. Aha. Opo, meron daw. Okay, pero tingnan natin kasi may barangay affairs. Kung okay. Ganoon, ang mangyayari diyan ay walang kwenta yung special office ng DILG for barangay affairs. Oh. Ha? Kasi yan ang mandato nila. Lahat ng problema ng mga barangay kapitan dapat idulog muna sa kanilang tanggapan. Hindi pwedeng basta-basta ganon. In the event na merong violation doon sa pag-implement ng iyong suspension, lahat ng member ng sanggunian, including the mayor, ay magiging liable. Yun. However, titignan natin ha, kung tama nga. Mukhang ang daming irregularidad ho talaga sa bayan ng Banban, mga kababayan. Pero Emma, si Bossing, si Kapitan, ginawa lang yung kanyang dapat gawin, mga kababayan. Ha? Pero ano ang natamo, ano ang nahita? Eh, suspendido ka. No? Suspendido ka. Bakit? Eh, kasi ayaw mo ipabenta yung ancestral lot eh. Oh, na hindi naman pwede talaga ibenta, mga kababayan. Sabi ni LV, Carl, lumalaban na yung mga taga-Bamban. Oh, that's good. Oh, kawawang kapitan. Diyos ko. Kasabwat din ang DILG, sabi ni Cheche Boreche. No? Pero tutong aanuhan natin yan, mga kababayan. Susundan po natin yung usapin na yan, oh, kay Mayor. Malamang ito, madagdag ho ito sa mga susunod na mga hearing. Eh. Renz Lalo Biray, shoutout sa iyo. Angelita Abre Matea. Sir Ed Harry, Renz Laam, ayan, maraming protector yang si Mayora. Eh, kailangan talagang preventive suspension, ho, mga bossing.